Kumakalat ngayon ang video ng di umano'y pambabastos kay Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ng may-ari ng Miss Universe Organization na si Anne Jacrajo Tatip. Mayroong nag-translate ng nasabing video kung saan makikita na nakikipag-usap kay Michelle sa Thai language ang Miss Universe Org Honor, habang si Michelle naman ay makikitang marespeto at nakangiti. Ilang araw na ang nakalilipas magmula nung koronahan ng bagong Miss Universe na si Shaynice Palacios ng Nicaragua, pero hindi pa rin natatapos ang pagsisintimiento ng maraming Pinoy pageant fans. Sa di umano'y anomalya na nangyari nang hindi makasama si Michelle sa top 5. Lalo pat nakita ng marami nang mawala ang pangalan ni Miss Universe Philippines Michelle D sa graphics o poster ng ilalabas na top 5 finalists na mula mismo sa Instagram account ng Miss Universe El Salvador, at ang ipinalit ay si Miss Thailand. Sa performance na ibinigay ni Michelle, luto umano ang laban ayon sa kanyang supporters. Samantala, tila ay kinukutya umano ng may-ari ng Miss Universe Org na si Anne Jacrajo Tatip si Michelle D nang sa isang video clip na kuha sa guesting nila sa isang Mexican show ay hinawakan nito si Michelle sa braso at iniharap sa camera, na tila ay ipinangangalandakan sa mga dismayadong Pinoy na mag-move on na sa issue ng pagkakaligwak ni Michelle sa top 5. Sa translated video na ito na ibinahagi ni Translate Mom sa X, formerly Twitter, ay mababasa sa caption ang mga sinabi ng Miss Universe Org Honor. Anito, one said Philippines, one said Thailand, cannot move on, cannot move on. I'll release the song Cannot Move On, I'll drop the song and I'll drop it. The competition is in the competition. It's not where we buy and cheat for anyone. It's respect. Hindi sigurado kung accurate ang pagkakatranslate sa naturang video, pero makikita na uncomfortable na si Michelle sa paulit-ulit na sinasabi ng Miss Universe Honor, lalo pat mga kababayan niya ang pinatutungkulan ng mga pasaring na ito. Dahan-dahan nang lumayo si Michelle, pero sinundan pa rin siya ng Miss Universe Honor at ng kasama nitong kumukuha ng video. Pero this time, kung pagbabasehan ng caption, ay tila si Michelle na ang pinariringgan na hindi umano maka-move on. Makikita na bagaman sinubukang umiwas, ay niyakap si Michelle ng honor ng Miss Universe Organization. At sa kabila ng lahat ay sinabi ni Michelle, "Mahal ko kayo," at sabay na yumuko bilang respeto. Yeah, can move on, Thai Universe. Michelle, visible. Sinabihan naman siya ni Miss Anne ng beautiful. Bukod dito ay may video rin na kumakalat sa X kung saan makikita si Michelle D na iniskorta ng staff para umalis ng stage. Makalipas nito ay nagchismisa naman at nagtawanan sina Jacrajo Tatip at ang anim pang Miss Universe 2023 candidates na naiwan sa stage ng isang Mexican show. Makalipas nito, sa kanyang broadcast channel sa Instagram ay may mensahe si Michelle sa kanyang fans. Anya suddenly felt so lightheaded, so I'm going back to the hotel. Don't feel so well after that first media guesting. Pero agad niya itong sinunda ng isang makahulugang pahayag na IYKYK, or if you know, you know. Ngunit agad din niya itong dinilit. Hindi malinaw kung anong ibig niyang iparating sa sinabi niyang iyon. Nitong umaga ng November 21 ay diretsahan naman ang pasasalamat ni Michelle sa lahat ng kanyang supporters. Nakasaad sa kanyang mensahe, "Salamat, alam nyo na bakit." At ginamitan ito ng praying hands emoji. Maging ang BFF ni Michelle na si Rian Ramos ay hindi raw masikmura nang mapanood ang video ng ginawa kay Michelle. Ani Rian sa caption, "I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti marespeto yung kaibigan ko. Eh sila. Ewan, kayo na lang ang humusga." Maging si Miss Grand Philippines 2021 Samantha Panlilio ay napareact na rin sa umano'y pambabastos kay Michelle D. Anya, "Konting respeto naman." Maging si Michelle ay nagkomento rin sa naturang video ng hashtag WMMMO. Anya for the Philippines, walang mag-move on. Samantala, pinauuwi na si Michelle ng marami sa kanyang tagahanga dahil hindi umano niya deserve ang pambabastos na ginagawa sa kanya.